Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tayo po ay nagkakatipon upang ating purihin ang ating Ama. Pasalamatan sa mga biyayang pinagkaloob sa atin at muli-muli ay dumulog ng ating mga panalangin at minimiti sa pamamagitan ng pagdiriwang na ito. Ang ating pong ebanghelyo, ang salita ng Diyos, ay nagpapalala sa atin ng pagtuturo sa atin ng pananalangin ng ating Panginoon. Nawa, ito ay nagmumula sa ating puso, lalo't higit ang paghihingi natin ng tawad at ang ating pagpapatawad kagaya ng pagpapatawad sa atin ng Ama. Aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyong dakilang pagkamawain ay nangingibabaw sa aming ginagawang kabutihan at idinadaing na mga kahilingan. Ang kagandahang loob mo sa amin ay gawin mong magumapaw upang ang kasalanang ipinangangambang ihingi ng kapatawaran ng budhi naming takot na ikaw ay lapitan ay iyong patawarin ng lubusan. At ang ipinag-aalangan naming hilingin sa pagdarasal ay iyong pagbigyang aming makamtan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang lahat po ay magsiupo. Pagbasa sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga Galacia. Mga kapatid, makalipas ang 14 na taon, muli akong pumunta sa Jerusalem na kasama sina Bernabe at Tito. Nagbalik ako sapagkat ipinaalam sa akin ng Diyos na dapat akong pumaroon. Makipagpulong ako ng sarilinan sa mga pangunahin sa simbahan at ipiniliwanag ko sa kanila ang mabuting balita ng kaligtasan na ipangangaral ko sa mga hentil. Ginawa ko ito sapagkat ayokong mawalan ng kabuluhan ang aking pagpapagal sa nakaraan at sa
kasalukuyan. Sa halip, kinilala nila akong hinirang ng Diyos upang mangaral ng mabuting balita ng kaligtasan sa mga hentil. Tulad din ng pagkahirang ko kay Pedro upang mangaral ng mabuting balita ng kaligtasan sa mga Hudyo. Ang Diyos na humirang kay Pedro bilang apostol sa mga Hudyo, ang siya ring humirang sa akin bilang apostol sa mga Hentil. Nabatid nila Santiago, Pedro at Juan, ang kilalang haligi ng simbahan na ang Diyos ang siyang nagbigay sa akin ng tanging kaloob na ito. Kaya't kami ni Bernabe, tinanggap nila bilang mga kamanggagawa. Pinagkasunduan namin na kami sa mga Hentil at sa mga Hudyo lamang sila. Ang hiling lamang nila ay huwag naming pababayaan ang mga dukha na talaga namang pinagsisikapan kong gawin. Nang si Pedro'y nasa Antioquia, hayagang kong sinabi sa kanyang mali ang kanyang ginagawa. Sapagkat noong hindi pa dumarating ang ilang lalaking pinaparoonan ni Santiago, siya ay sumalo sa mga Hentil. Subalit, nang dumating ang mga iyon, siya ay tumayo at hindi na nakisalo sa kanila dahil sa takot sa pangkat ng mga Hudyo. At gumaya rin sa kanya ang ibang mga kapatid doon na mga Hudyo, pati na si Bernabe na tangay sa kanilang pagkukunwari. Nang makita kong hindi sila namumuhay ayon sa tunay na diwa ng mabuting balita, sinabi ko kay Pedro sa harapan nilang lahat, "Kung ikaw na isang Hudyo ay namumuhay na parang Hentil, at bilang isang Hudyo, paano mo papipilit ang mga Hentil na mamuhay na gaya ng mga Hudyo?" Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Humayot dalhin sa tanan, mabuting balitang aral. Humayot dalhin sa tanan, mabuting balitang aral. Purihin ang Poon. Dapat na purihin ng lahat ng bansa. Siya ay purihin ng lahat ng tao sa balat ng lupa. Humayot dalhin sa tanan, mabuting balitang aral. Pagkat ang pag-ibig na ukol sa ating dakila at wagas, at ang katapatan niya'y walang wakas. Humayot dalhin sa tanan, mabuting balitang aral. Ang lahat po ay magsitayo. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ay kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Minsan nananalangin si Jesus. Pagkatapos niya, sinabi ng isa sa kanyang mga lagad, "Panginoon, turuan po ninyo kaming manalangin, katulad ng ginawa ni Juan sa kanyang mga lagad." Sinabi ni Jesus, "Kung kayo'y mananalangin, ganito ang sabihin ninyo, Ama, sambahin nawa ang pangalan mo. Magsimula na sana ang iyong paghahari. Bigyan mo kami ng aming makakain sa araw-araw
at patawarin mo kami sa aming mga kasalanan, sapagkat pinatatawad namin ang bawat nagkasala sa amin, at huwag mo kaming iharap sa mahigpit na pagsubok. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ang lahat po ay magsiupo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga rin po, Padre. Tayo po'y pinapalalahanan ngayon ng ating Panginoong Hesukristo tungkol sa pananalangin. Sapagkat ang mga apostol, ang mga alagad ay maaaring nalilito o kaya ay naliligaw o kaya ay nagdadalawang isip at nawawalan ng paraan kung paano manalangin sapagkat maaaring naririnig nila ang mga Pariseo, ang mga eskriba kung paano manalangin and they mumble so many words. Kaya sa version pong ito ay sila mismo ang humingi sa ating Panginoong Hesukristo ng gabay paano manalangin. At una't higit po sa lahat, ang pananalangin tinuro ng Panginoon ay tayo ay sasamba sa Ama. Ama, sambahin nawa ang pangalan mo. Bago ang lahat, ang tayo muna ay magbibigay papuri, tayo ay magbibigay ng ating pagsamba sa ating Diyos Ama. At pagkatapos nito, sabi nga ho ng mga nag-aral sa Banal na Kasulatan, ay saka iyong mga ilang elemento na meron sa panalangin tinuro ng Panginoon. At ito ay pagkatapos sambahin ng Ama, ipagkakaloob sa atin lahat ng meron sa ating buhay. It covers all in our life. Una, the present needs. Bigyan mo kami ng aming makakain sa araw-araw. Yung pong pagkain ay sumisimbolismo ng hindi lang material, kundi lahat ng ating pangailangan. Emotional, spiritual, na sa araw-araw nating pagsubok, sa araw-araw nating problema at pinagdaraanan, our Father would grant us our needs. It also covers the past. Kaya nga po, sabi dito ay, patawarin mo kami sa aming mga kasalanan. Nahingi tayo ng tawad. Nahingi tayo ng kapatawaran sa ating mga nagawang pagkakasala. Hindi lang po yung ating naalaala, hindi lang po yung lagi natin nagagawa, kundi the entirety of our sins. Kaya po maganda na kapag tayo ay nangungumpisal, tayo naghahanda, nagninilay, para wala tayong nakakalagitaan sa ating mga ikinukumpisal sa sakramento ng pakikipagkasundo. And lastly, the prayer that our Lord taught us covers the future. At huwag mo kaming iharap sa mahigpit na pagsubok. Kaya po, sa ating pagdarasal ng Ama namin, hindi lamang po yung paghingi ng araw-araw na mga kakain, kundi yung mga darating pa na tayo umaasa at nananampalataya na tayo ay iiwas sa mga pagsubok, iiwas sa ating mga problema, pero bagamat nariyan sila, makakaasa naman tayo ng biyaya upang harapin at pagtagumpayan ang mga ito. Hindi po yung talagang totally nawala. Kumbaga, kasama dito yung trust na whatever comes at our way, may biyaya, mayroong pagpapala na tutulong sa atin para tayo ay makaharap ng, sa mga pagsubok at problema at mapagtagumpayan ang mga ito. Kaya mga kapatid, maganda hong pagnilayan natin, paano ba tayo nagdadasal ng Ama namin? Baka tayo ay nire-recite lang natin ang hindi nagmumula sa puso. Sapagat ito po yung model ng pananalangin. Ito po yung nagbibigay ng mga mahalagang elemento na dapat meron sa ating pananalangin. Ano po bang ating inuuna
kapag tayo lumuhod, kapag tayo nagdasal, baka hindi yung pagkilala sa Ama, baka hindi yung pagsamba sa Kanya, kundi humihingi na agad tayo ng ating pangangailangan. Kaya nga po tayo tinuturuan, tayo'y sumamba, tayo'y magpuri. We glorify our God, and then after the graces, the needs that we ask, yun, saka pa lang ho ipagkakaloob sa atin. Ano ho? Kaya binibigyan tayo ng model ng huwaran kung paano mananalangin. At ngayon din, ay tanongin din natin ang ating sarili kung sa ating pananalangin, kasama yung elemento ng paghingi ng tawad at pagpapatawad. Tanongin din natin ang ating sarili kung sa ating pananalangin, kasama yung pagtitiwala, kasama yung pag-asa na bagamat nariyan ang maraming pagsubok at problema, may biyaya na ipagkakalob sa atin ang Diyos. Kaya sa pagpapatuloy po ng ating panalangin, ang pinakamataas na uri ng panalangin, patuloy nating sambahin ang Diyos, patuloy tayong magtiwala sa Kanya, at ang pagpapala ay ipagkakalob sa atin. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo sa Amang nasa langit na mayroong ganap na pananalig sa Kanya. Ang ating po'y tutugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang simbahan sa buong daigdig, naway magbahayag ng malalim na pananalig sa pagdating ng kaharian ng pag-ibig, kailang katarungan at kapayapaan ng Ama. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa gitna ng mga pagsubok sa buhay, naway patuloy kayong magdasal at hindi magpadaig sa anumang tukso. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tayo naway magkaroon ng sapat na makakain sa araw-araw na pangangailangan at magkaroon ng nandakilang puso upang patawarin ang ating mga kaaway. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit at ang mga nakararanas ang paghihirap sa buhay, naway matulungan ng kanilang kapwa sa pagpapasan ng kanilang krus. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga yumao, naway makita ang Panginoon ng harapan sa kanyang walang hanggang tahanan sa paraiso. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ama naming nasa langit, pinasasalamatan ka namin sa iyong paikinig sa aming mga panalangin. Tulungan ninyo kaming manalig palagi sa iyong pagmamahal at tanggapin ang iyong kalooban sa aming buhay. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Ang lahat po ay magsiupo. Magsitayo na po ang lahat.
Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayan na niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang paghahain ng mga alay na iyong inihabilin, at sa pagdiriwang ng dapat naming ganapin, ang kabanalan ng iyong pagliligtas naway sumaamin, sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming maihayag kahit na ito'y walang anumang maidaragdag. Sa kadakilaang sa iyo ay likas. Sa pagupuri nami ang naikinabang ay kami ring iyong pinakikiharapan sa pamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kalwalhatian mo. O sana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati na iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na iyahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Mel Ray na aming Obispo at ng Tanang Kaparean. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming na himlay na may pag-asa sila yung muling mabubuhay. Gaya hindi na lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagidapati kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahal na Birkeng Maria na ina ng Diyos, kaysa ay San Jose na kanyang esposo, kaysa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo,
maipagdiwang nawa namin na pagupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo. Diyos amang makapangyarihan, kasama na Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Ang lahat po ay magsitayo. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Kamiyadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami na kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama na Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumain niyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa.
ang lahat po ay magsiluhod. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, ipagkalubong sa pagkasalo namin sa pagkait inuming banal. Kami ay maging katawan ni Kristo na aming pinakinabangan sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating pagdiriwang, humayo kayong taglay ang pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos. Amen.